by a new and living way, which he hath consecrated for us through the blood, that is to say, his flesh. And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Isabay, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita. We pray na kayo pumapala. Kayo po magturo sa bawat isa. Mag-encourage, Panginoon. Mag-exhort. Kami po'y magpalain nyo. May matalino, Panginoon. Sumunod sa inyo kalooban. May matapang din, Panginoon. Ipaglaban. Ang dapat namin paglaban sa topic namin yung umaga at hapon, Panginoon, ang pagsamba sa inyo, Lord. Physically even, ang assembling of ourselves together. I pray. Maging maintindihan namin gaano kayo importante, Panginoon, given this context, Panginoon, sa Hebrews 10. I pray na ang bawat isa ay, again, kausapin yung bawat isa, matuto. Kayo po'y tumalima ni Panginoon, sumunod sa inyong kalooban, sa bagay nito, Lord, at hindi kami mag-backslide. At kami po'y tuloy-tuloy makita namin ang blessing dito, Lord, at napakarami mamaya ang pag-aaralan namin. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon ako po na po. Good morning sa lahat. Good morning. Title natin ngayong umaga at hapon. Sa haba nito, hindi ko alam, baka Tricia, like your video. Okay. Ano na tayo? Offline muna. Okay. So, very familiar, di ba? Sinabisado na natin to. So obviously, marami pang bagay na sa Psalms, marami dyan, namin nabasa natin. Nin-encourage tayo na tayo ay mag-church. Pero ito yung pinakamaganda, kasi sabi dyan, not forsaking, sabi ng forsaking, kinakalimutan, either kinalamutan o iniwanan. Okay? Ang title pala natin ngayong umaga is, The Assembling of Ourselves Together. Yun lang. Napansinin nyo, the. Okay? May tinutukoy siyang particular, hindi ito something na wala lang. Kailan mo gusto, okay? At sabi dyan, not forsaking, so importante yon. So, yung mga bagay na importante, huwag mo iiwan. Ano yung mga hindi mo dapat iiwan? Asawa mo, huwag iiwan. Awawa naman, hindi lang awawa. Talagang di maganda, di ba? Ano pa? Hindi dapat iiwan. Ha? Trabaho, huwag mo iiwan trabaho mo, ha? Awol, parang ganun. So okay lang minsan-minsan. Uwi ka na, kasi gabi na eh. Diba? Pero huwag mong iwan na nakahang. Okay? Tama yun. Ano pa? Ha? Sinaing! Parang saing na ba? Baka hindi na pindot, ha? Ngayon, yung mga ano kasing yun, modern na eh. Automatic na. Kaya tama yun. Nung panahon namin, ganun yun. Binabantayan yun. Digatong. Yun, digatong. Pero, dati kasi pag naiwanan, masunog yan eh. Ano pa? Ha? Project. Yan, tama yun, no? Alam mo yun, pag natatabaho ka, may usapan dyan. May bilang ang tao dyan eh. So, kung basta-basta kayo iiwan, ayoko ng tabaho. Mamarkahan ka nun itong si ano, hindi tumaasahan, di ba? So, walang iwanan. Ano pa? Ha? Pamilya, anak, mahal sa buhay, sa school, minsan naiwanan ito si Dubad, naiwanan ng teacher eh. Ngirap din ng gano'n, no? Kasi buong block sana yun, buong ano, iiwanan ka. Sa amin, meron kaming 30 days notice. Hindi rin basta-basta pwedeng malis. So, ano pa? Nagamit nyo, importante, di ba? Cellphone nyo, huwag yung iwan-iwanan kung saan-saan. Alam nyo naman yan. Hindi mananakaw to, meron tong fingerprint eh.
Saglit lang sa ano yan, sa mga taga-recto yan. Pina-flash lang yan sa... Wala na yan. Pero lalo na, sabi dito, yung ating pagtitipon-tipon. So, buong araw po, no, ngayon, pag-uusapan ng gano'ng importante yan. Sabi dito, as the man of some is, sinasabi nung kahit dati pa, may mga ganun tao na raw. So, iba-iba tayo ng pagsubok sa buhay, iba talaga may, alam mo na, ayaw ko talaga umamsin, basta kaso mayroong, so, kaya labanan yan eh, sabi ko kay Pame, sabi ko, labanan yan, paglaban, okay, so huwag niyong kakalabanan yung, ibig sabihin lang, panalangin, paalam ka, purpose mo talaga sa ano mo, okay, alam mo namang maglalabas sa Sabado, Linggo, unahin mo na, okay, para hindi ka makaliban sa ating appointment yan eh. Alam mo yung appointment, sabihin, pag nag-set ka ng ano, appointment meeting or ano, yan, meeting tawag dito, alam niyo ba yun? Kasi nag-meet tayo. Yan, totoo dyan. So, assembling. So, alam niyo naman sa atin dito, yan, ganitong oras. Every Sunday, then meron tayong Thursday. pag wala ka, para mong iniwanan, no? So, kung kabaliktaran ng iniwanan, is exhorting, amay, isa-isay natin yan. Ibig sabihin, pag nandito ka daw, eh, pastor, di man lang pastor eh, kung alam magkasalita dyan eh. Pero, nag-uusap-usap kayo, di ba? Sana. At pag nandito kayo, bawat isa sa inyo, nagkakakita, nagkakabatihan, di lang bate, talagang, kaya mamaya, mag-aaral natin ng in detail yan eh. So, kaya, i-take advantage natin to, hindi lang to basta pag-attend. Okay, malalim yung pag-usapan ngayon umaga at hapon. At lalo na daw na alam nyo may darating na araw eh. Okay, alam nyo na ba yung araw na darating? Ano daw yung bagay na laging ano? Laging parating pero hindi dumarating? Riddle yun, riddle. Ano yung bagay na laging parating, always approaching but never arrives? Tomorrow yun. Okay. But anyway, may isang araw na talagang darating to dahil pinangako to sa Bible, ang darating ang Panginoon. Para sa mga ligtas, of course, magandang ano yan. Pero sa iba, yan ay kaparusahan sa mga matitira dito, sa mga sa impyerno. Okay? So obviously, para sa atin, kaya tayo daw nagmi-meeting kasi natututo tayo dito para yung iba rin, maligtas din yung iba. At baka may hindi paligtas dito. Wala naman siguro dahil sa tipo ng church natin, naaral natin lahat yan eh. Pero still, kailangan tayo ng ibang tao. Yan. Kaya habang lumalapit yan, lalo na dapat tayong hindi pa absent-absent. Ganun yun. Okay, basically yun yun. Pero ngayong umaga at hapon, i-detali natin to. Para yun nga, ang hirap na mag-remind ng remind, pero okay lang naman din. Gawain talaga natin yan. Pero maganda po no, yung... Pag ikaw hindi ka pinipilit kasi alam mo dapat andun ka eh. Gusto mo at importante sa iyo dahil importante sa Diyos yun. Amen? Okay, isa-isa natin ito ngayon. So may mga points tayo dito, madami. So number one, unahin natin yung para ma-inspire tayo. Alam, inspiration, may inspiration ka na ba, Ate Jana? Pamilya, meron din, di ba? Yan, inspiration ba yan? Yan, pamilya, tama po yan. So, ano pa yung mga inspiration nyo minsan? Dahing bagay, pwedeng mahal sa buhay, pwedeng pangarap mo, yan. So, mag-usapan natin ngayon, parang hindi tayo pinipilit, ito yung mayroon tayong mga example dito ng kung sino ay ma-inspire tayo na mag-church, di ba? And then, dalawa to eh. May inspire ka pag ikaw ay nag-church. Okay? So kaya dapat nasa church ka, makita mo yung mga kapatid, salita ng Diyos, pinag-aaralan, may inspire ka. So mayroon tayong mga example dito. At medyo malalim nga to, pero okay lang, kakayanin natin yan. So number one, mga tao to. Sino yung mga tao sa Bible na importante sa kanila yung church? Mag-aaral salita ng Diyos. Para may inspire din tayo. Okay.
So obviously may mga pagkakaibang konti sa Old Testament, pero the same pa rin, makikita natin yung pagkakaparehas din naman. So sa Exodus, sino ang bida sa Exodus? Okay, so Moses and company, kaya siya yung leader ng time na yon. Ito yung sabi niya, kasi kinakausap siya ng Panginoon. Ngayon, ano nangyari yung pinakamagandang ano sa kanila, pagsubok? Ano yung, ha? Ha? Hindi, yung event na nangyari talaga na nakaka-inspire sa kanila. Crossing of the Red Sea, di ba? So, mamaya ako mapakita. So, like, kinakwento ng mga pasto, ganun na nangyari, di ba? So, sa likod, kalaban. Sa harap, dagat. Sa kanan, kaliwa, bundok. Basta ako punta doon. So, either bumalik ka, either patay ka, kulong ka ulit. Di ba? Lunod ka naman pag dagat. Okay? Kaya kung naalala niyo yung kwento, ito sabi sa kanila. Yeah, so nag-iiyakan na sila dito. Malapit na. Ang sabi na pa ng ganito na may kilalaman sa ating topic. Ha? Sabi dyan, "And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you to you today. For the Egyptians whom you have seen today, he shall see them again no more, forever." Paulit-ulit na po sinasabi ng Diyos yan. Na hindi na kayo mabalik doon. Parang kaligtasan kasi yan eh. So yung sanlibutan, nandito lang yan. Pero ang instruction sa atin, umalis tayo dyan. Separate na pag-anak ka na ng Diyos. Dapat yung sanlibutan, salamat kung mayroong blessing, pero ibig sabihin, hindi na dapat ganun tingin mo dyan. At lalong hindi ka na babalik dyan. So ganun yung picture dito eh. Eh, anong gagawin niya namin eh? Dagat to eh. So alam niyo na yung kwento, di ba? "The Lord shall fight for you, shall not hold your peace." And yun na nga. Sabi dyan, go forward. Okay? Pero actually, ang gusto lang natin tingnan dito ngayong umaga, dito sa 13, ano sabi dyan? Fear not, stand still. Minsan sa church, alam nyo yung ano, kaya tinatamad, namanggit kanina ni EG, di ba? Alam natin lahat yan eh. Andyan niya, kahit sa trabaho, lalo sa church. Tapos pag ilang araw, nasa libutan ka, makukumpara mo yan, ay masaya ata doon, masaya, puro kalokohan, hindi ko kailangan magseryoso, hindi ko kailangan upo na isang oras dyan para makinig ng salita ng Diyos. So ngayon, nagkakaroon tayo ng ganong feeling na boring, ganyan-ganyan, malibasa, hindi mo intindihan, dapat mo intindihan. So pero may mga time na kailangan mong tumayo lang at manatili. Nakita niyo yun? At pag nakita mo naman yung gawa ng Diyos, anong mayayari sa'yo? Doon ka may inspire, yun ating ano dito eh. So kaya dapat nasa church tayo, bakit? Saan mo makikita yung gawa ng Diyos sa labas? Sa TV? Puro kunwari lang yun eh, pastor. Eh, wala namang ano dyan, pilay na nakalakad eh. Pastor eh, kung may nakita ako dyan may cancer, nawala bigla eh. Peki naman yung mga yun eh. So ang inaabangan natin dito yung kaligtasan ng Panginoon, of course yung kaligtasan ng kaluluwa, isa yun. At marami pang iba. At walang peki dito. So katulad nung kanilang nangyari dyan, miracle po yun eh. Pinakita sa kanilang Diyos doon. So yun ang gusto natin makita. Eh paano wala ka sa church? Paano yun? Hindi mo nakita, kukwentuhan lang, hindi mo naintindihan talaga. At kahit pa online ng preaching, basta replay na lang, doon sa replay. Eh kung nagkataon na may something dyan, na hindi na-record or something. Tsaka hindi mo ramdam, undyan ka lang, online, ano yun. Recording niya kung sakali, na additional, ibang dating pag nandito ka. Amen? Amen. Kaya number one nating example, si Moses, ang sabi dyan, manatili ka, at tingnan mo ang kaligtasan na papakita ng Diyos sa kanila today. So ganun po yung kaya sa church mo. Maraming, ako lang, ilang taon nga ako sa church yun. So may mga panahon din na ganun na nag-iisip ako, ano ba to? Kailangan ba to? Except kung Katoliko ka, sanay ka naman ng wala eh. Minsan meron, minsan wala, hindi ka nga makikinig. Kung sanay ka ng ganun comfort, minsan ang hirap mong iano eh. Sa church, di ba? Ilan na naligtas sa ministry natin. Invite natin lahat yan, maraming excuse, di ba? Hindi madali, pero kaya nga pag nandito na tayo, sana nai-inspire yung ibang tao sa atin. Kasi nakikita nila, kahit sila may problema din,
May problema ka din, problema din sila. May labada ka, may labada din sila. May sakit sila, may sakit din sila. So nakaka-inspire pag nakita mo yung mga kapatid dumadalo. Amen? Amen. Dito sa medyo nire-relate ko lang, pero dito obviously kakaiba to. But again, paano kung di sila nag-forward doon? Parang tayo sa Christian life natin, di ka nag-forward. Eh, balik na lang akong Egypt. Yung sinasabi dito eh. Ayoko nang patagalin kasi alam natin tong kwento na to eh. Gusto nilang bumalik eh. Ah, matay tayo, matay dyan sa dagat. Lalangoy tayo, di pinaana tayo habang lumalangoy. May dala-dala silang bata, gamit. Patay na tayo sa hindi. Go forward, sabi. Mandang uli, alam nyo nangyari, di ba? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Para sila yung maka forward. Ganun din sa atin. Gusto, wala kang pamasahe. Oh. Maraming paraan. Pwede ka sabi nga, maglakad. Iba na, pwede kang makiusap, pwede kang mag-ipon ka. Amen? Amen. Eh iba kahit gano'ng kalapit, pag ayaw talaga, wala. Ganyan yan. Kaya ako dati, layo din namin sa church. Eh. Pag gusto mo talaga, may paraan eh. Amen? Amen. Actually, madaming paraan. So yan lang muna. So sana na naalala niyo yung kwento na yun, na kung saan talagang wala silang pupuntahan. Sabi nyo, just go forward. Sumunod naman sila. Salamat sa inspiration din nung matapang nilang leader. Amen? So marami pa to. So number two, si... yung mag-inspire sa atin si dito sa Judges. Sinong kilala niyo yung judge? Ha, ito, isa sa mga pinaka-paborito, si Gideon. Okay, galing ha. Anong ginawa niya? Diba nung una ay siya ay takot din. Anong ginawa niya sa kanya? So, nung una po ay in-instruct siya ng Diyos na pumunta ka sa camp at tingnan mo sila. Bandang uli, nung sumunod siya, nakita niya, takot din pala yung mga tao ang alaban nila. So, ibig sabihin, so, hindi ka pwede matakot na ikaw lang yung takot. Pero yung ginawa niya dito, yung ating yung may kinalaman sa topic natin, ha? So, dahil may example, gusto, yung gusto ko sabihin dito, dahil may example, either leader o kahit kapatid, tuloy nga ako na, may alam kong si Mark, kunwari, gusto niya maglaro eh, di ba? Pero nandito si Mark, di ba? Si AJ, siguro, gusto magtrabaho niya, pang padagdag ng ano. Pero nandito siya sa church. So, by example po, pina-example niya, pasto niya, madalas, ganyan talaga yan eh. Alam niyo naman yun, amen? So, yan, pagka may pasok ako, minsan talagang nag-sundo pa ako. Kaya mag-early out ako. Gahagilap ako ng, ano ko, kapalit. Ang di ako hanapin. Ganun talaga, kailangan mo magsakripisyo. Amen? So kanina nakita si Moses, ginawa si Gideon, ano sabi niya? Yung actually ginagawa niya medyo weird to eh. Kung alam niyo yung ginawa ni Gideon, di ba? So una, marami sila, naging konti, hanggang 300 na lang. So anong gagawin natin? So nag-instruct siya dito. I believe galing sa Diyos to, hindi sinabi exactly, pero yung may mga sinabi dyan, ito gagawin natin ha, meron tayong pitcher, meron tayong sword, meron trumpet. So basta sabi niya dito, and he said unto them, look on me and do likewise, and behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall you do. Sa Tagalog, kung anong gagawin ko, gayahin niyo lang ako. Yung tabi natin ito, by example, may inspire yung ibang tao sa iyo. Amen? Nakita natin si Gideon, siya yung leader. Anong ginagawa niya? Hindi mo alam exactly. Pero malamang yung sinabi ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya tignan mo rin kung tama ba to, hindi. Nag-work ba to, hindi. And then, importante, tingnan mo rin kung anong sinasabi sa Bible. Kaya sa pagpunta sa Diyos, alam niyo namang ano na yan eh. Normal na yan eh. Kaya lagi sinasabi siya, pag nagsundo ako doon, nakikita ko yung mga naglalakad. Mga isa mo kung ilan ang Baptist doon, ilan ang Iglesia ni Manalo doon, ilan ang Katoliko doon. Pero kahit na paano, di ba, na nag-isikap sila. Amen? So, example. Maging example tayo sa bawat isa. Si Gideon, ginawa niya yung dapat niyang gawin. Sabi niya, sundan niyo ako. Okay? E paano kung wala ka sa church? Sundan mo ako dito. Ayan, iba naman, po-post ng ano-ano. Ay, pwede pala yung mag-post ng ganon. Friend mo ba si Pastor? Hindi, blinak ko. Nakikita pa rin yung iba yan, di ba?
Move na tayo. Si Jonathan, ganun din. So ito, may preaching na po kay Jonathan. Napakatapang atao. So, anong ginawa niya doon? So ganun din. Meron siyang, alam niyo yung gera parang ngayon sa Ukraine, di ba? Ilang taon na yon? Magdadalawang taon na ba? Dalawa na, no? Sinabi dito, kayo na magbasa. Ano makita niyo gano'ng kaatapang atao to? Okay, basa niyo dalawang verse. Ready, go. And his armor bearer said unto him, Do all that is in thine heart. Turn thee, behold, I am with thee according to thine heart. Okay, sa Tagalog, alam po sa gera po, yung matagal yan, di ba? So, pero, siguro naasal na si Jonathan, tagal naman. Ang galing sinabi niya dito, so sigurado ba siyang hindi siya mamatay? Yung sinabi niya, baka maaaring ligtas tayo ng Diyos. Alam niya kasi, kilala niya ang Diyos eh. So alam niyo yun, kahit sa panahon natin ngayon, may mga kwento dyan ng gera, di ba, na hindi laging marami na nanalo. Madiscarded eh, tsaka kung kasama mong Diyos. Nakikinig ba? Amen. Basta, hindi ako magaling. Kaya makinig ka dito. Kasi, paulit-ulit yung kwento dito ng deliverance ng Diyos sa Bible. So, pwede mo apply sa buhay niyo. So, nangyari dito, ang ginawa ni Jonathan, bilis ako na lang, tagal naman, gerang ginawa niya, nagsarili na. No? So, siya mag-isa, kasama lang yung kasama niya. Ngayon, minsan tayo, matapang tayo, kasi ang tanong, yung ibang tao ba, susundan tayo. Diba? So, minsan gano'n, minsan hindi. Pero, matapang din to eh, kasi armor bearer, parang assistant niya yan. Kaya, bilisan ko na lang, sabi dyan, bandang huli, nagkasundo sila. Sige, anong gawin mo? Gawin ko. Ang nalaman na sa topic natin, ganun nga, example, inspiration by example. Ang tapang nitong master ko, ha. Hindi ko samahan to, patay to. Eh, kung samahan ko, baka mamatay, baka rin mabuhay. Ano gagawin mo? Diba, ganun din tayo sa church, eh. Ito, may lesson dito, meron ditong assignment, meron ditong trabaho, pero nasa church. So, may inspire ka ngayon, hindi yung lalo, pag wala ka dito, wala, isip ka ng isip doon. Kalooban ba na Diyos na mag-church ako? Ngayon na, kaya pinigyan natin eh. Alam mo pa ng Diyos yun. Pero pag andito ka, may inspire ka, magtanong-tanong ka dyan, alamin mo rin yung buhay ng hindi lahat ha. Pero, yung mga ginagawa ng mga kakapwa mo dito, kapatid, eh, sabi ng armor bearer, sige, kung ano, patay kung patay eh. Banda mo, alam nyo na kwento dito, nang nangyari dito, panalo sila. Natakot yung mga ano eh. Ang tatapang naman ito, dalawa lang sila. Kasi nakakita nung ano, ba't nagkakagulo sila doon? Lalo sumugod yung mga, nanalo sila nung araw na yun. So nakita niyo sa church, ganyan. Nung okay, unang baptist din ako, syempre, ano ba to? Church ba to? Ganun talaga, maggaling ang Catholic eh. Hindi mawawala yun eh. Pero yun nga, kakausapin ka ng Diyos eh, paunti-unti, na narealize ko na lang yun. Dahil kahit gaunti pa yung tanim ko sa Bible noon, alam ko, hindi naman sa laki yan eh. Nasa laki ba yun sa dami ng tao, tapos tingnan mo doon, hindi magkakilala, hindi nga nakikinig eh. Kasi yung mismong audio system, hindi na narinig, hindi maintindihan. Parang wala na silang pakialam eh, talagang ano na lang, gawin na lang ng mga Pilipinong pumunta doon. Kaya nakumpara ko, ano ngayon, konti dito, eh grabe yung pag-aaral ng salitahan ng Diyos, natututo ako. Anong gagawin mo? Kung ganun din si Jonathan eh, ano ba to, gera to eh, hindi yung patay kung patay. So pagpunta sa mission, napaka-simple pa yan. Pero iba sa atin, hindi mapaglaban. Kung andito man, minsan, hindi nakikinig. Ano mas madali, mag-preach o makinig? Nakaupo pa kayo, ang ganyan lang. Mag-iisip na lang kayo, makinig. At minsan nga, inaano ko pa yun, paano kayo makikinig? Amen? So laban lang, amen? Punta, okay lang, gising na maaga, hindi pa mahirap yan. So ano pa, si David. Okay, ano nangyari kay David? Alam nyo na, di ba? Isa sa mga unang preaching ko, ito si David. Ano nangyari kay David? Saan sumikat si David? David and Goliath. Ano nangyari doon?
Natalo niya si Goliath. At pagkatapos niya matalo si Goliath, ano nangyari? Yan ang tanong. Hindi natapos dun eh. Ano nangyari? Nung una, takot na takot yung mga ano eh. Israel eh. Laki ng taong yun. Eh, nung napatay ni David. Ano sabi doon? Sa 52, pakibasa niya. Ready, go. And the men of Israel and of Judah arose and shouted and pursued the Philistines until thou found the valley and the base of Ekron, and the wounded of the Philistines fell down by the way of Sharon, even unto God and unto Ekron. Ayun, hinabol nila. Eh, by the way, isa lang si Goliath, marami pang mga higante doon. Eh, ba't tumapang bigla to? Mga Judah, Udyo, Israel. Kasi may isang example. Ang liit-liit niya, pero natapang siya. Pwede pala siya i-deliver ng Diyos. Amen. Ganun niya sa church lang eh. Napakasimple niyan. Wala eh, nagkausap itong dalawa. Uy, natapos mo na ba yung campaign ni ano? Yung games na yan. Diba? Ganyan minsan kwentuhan niyo eh. Mamaya tatapusin ko eh, Sunday ngayon. Diba? Kaya mayroon akong assignment ganyan-ganyan. Pero dito pa rin si kapatid, oh, pinagpaliban niya yung game. So, salamat naman. So, ano man yung trabaho, labada. So, nakaka-inspire. So, kaya ko to. Kaya ko ba to? Mamaya ako mag-aaral. Sa halip na mag-review ako ngayon. Mga classmate ko, nag-review. Kala mo lang naman nag-review. Mga minsan, pinagpapaliban din. Eh, ikaw ngayon, magtapat ka lang sa Diyos, di ba? Magtiwala ka sa Diyos. Pag binigyan ka ng analysis ng Diyos, ng talino, hindi mag-focus ka mamaya. By the way, hindi ka dapat ganun mag-aaral. Dapat, lagi kasi nag-aaral eh, di ba? Eh, may memory chapter pa dyan eh. Kaya mo, i-budget mo lang yung oras mo, kaya yan. Tiwala ka sa Diyos. Ito, patay na dapat siya. Hindi, nagtiwala sa Diyos, buhay. And then, pagkatapos niyang mag-conquer yung kanyang kalaban, mapatay yung kalaban niya, pati yung mga tao, sumunod. Nakita niyo yun? Kaya nasa ano pa lang tayo, first point pa lang ha. Pag ikaw ay not forsaking the assembling, hindi ka nangiiwan, yung iba may inspire sa'yo, katulad ni Moses, ni David, sino kanina, si Gideon. Next. Meron din tayo siyempre sa New Testament. Sino yung matapang sa New Testament? Okay, kilalang-kilala. Di ba marami naman yan, kaso si Paul, nung naligtas siya, nag-umpisa, ako na lang ha. So sabi dyan, when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God and praised them all. And when he had broken it, he began to eat. Then were they all of good cheer, and they also took some meat. Ganito pa kwento dito. Ito na yung mawasak na yung kanilang ship. Diba? So yung iba, ang ano nila kasi, ang may mga, kahit mga kaibigan natin Katoliko, may mga pamahiin ba na ewan, diba? Hindi naman, ano gagawin yan? May mga panatang ano, wala naman, hindi na sila maliligtas. So walang logic. Ganon dito ang ginawa nito mga to. Sa halip na kumain sila, hindi sila kumain. So parang nagmamakawa sila sa Diyos-Diyos. Ano lang, ano, hindi mo ikakain, ligtas mo lang kami dito. Eh si Paul, alam niya na, nung umpisa pa lang eh. Diba? Sabi na sa inyo, huwag tayo tumuloy eh. Anyway, pinangako ng Diyos sa atin, walang mamatay. Kaya bandang muli, again, siya yung nanguna dun sa grupo nila na magsamba sa Diyos kahit paano, magpasalamat dahil lagi pinangako na nga na walang mamamatay. And then kumain sila at bandang uli sila ay napabuti. Amen? So ano doon, again by example, pag yeah, sa pagpunta na naman sa church, iba sa atin, kala mo parang pinipicture, hindi ko makalimutan sinabi pastor, masakit eh. Masaktan ako dyan, makakasal ako dyan, maboring ako dyan. Eh, nagsinubukan mo ngayon. Sinubukan mo, sige, mag-church lang ako. Sige. Bandang huli, hindi naman pare-pareho lagi mensahe. Iba-iba topic yan eh. May natutunan ka, na-inspire ka, buti na lang, umatin ako. Eh, paano kung hindi? Nakita niyo yun? So, hindi pwedeng laging negative ka. Diba? Yan yung parang kausap namin kahapon. Ako, maniwala kayo. Gusto ko nang iwanan eh. Hindi na batang tao. Paano yung kwento? Pambira, sinosolving ko nga siya yung magkukwento. Oh, ito ah. Pero sige po, di ko ngayon ang ano niya, di alis na ako. Hindi, dito ka lang.
You know, nangaasa doon. Pero naramdaman ko rin. Kasi tao kasi gusto niya rin niya rin yan eh. Salita ng Diyos. Kaya chinagapo lang bandang uli. Na-appreciate naman kayo. Pero di pa rin tumanggap. But anyway, ano gusto ko sabihin doon? So, pagsama-sama soul winning, di ba? So, kala ko, zero na kami. Yung pangalawang na soul win namin, sobrang bilis naman. At hindi lang yun. Pagkatapos, sabi niya, Pastor, salamat, nandito kayo. Naintindihan ko ng malinaw. Ang tagal, dami ko na sinamahan, di ba? Wala akong inaano doon, ha? Pero yun sinabi niya, wala na lang. Hindi mo magtanong na ewan, eh. Kasi yung totoo, pag sumama sa soul winning, minsan may negative, may positive. Minsan sa church gano'n, minsan may, ano to, sabi natin nagpaka-doctrina tayo ngayon, kunwari. Tapos yung iba, hindi mo maintindihan. Ganun talaga minsan-minsan. Paminsan naman, inspiration, encouragement, rebuke, ganun talaga eh. Pumunta ka lang. Gayahin mo lang yung ginamit sa'yo ng Diyos na katulad si Paul. Hindi naman church nga to eh. Diba? Pero nagtiwala sila kay Paul. And then, kumain sila, nakinig. Okay, mamatay naman na tayo, di makinig. Ayun. Na, tawag yan, sumaya sila. Kasi maging masaya. Wala kang, maging masaya kaya ako pag pumagat siya. Oh, hindi. Paano mga malalaman eh? Punta ka na lang, tiwala ka sa Diyos. Amen? Next. Ang pinaka-example natin sa New Testament, of course, si... Bukod kay Paul, tapos na tayo kay Paul. Sino pa? Yung dapat natin gayahin, nag-inspire sa atin. Jesus, di ba? Hebrews. No, sikat na sikat to. Ibasa nyo, ready, go. Consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest he be wearied and faint in your minds. So, alam nyo ang ginawa ng Panginoon sa atin? Lahat, example siya sa atin. Hindi natin pwede sabihin ng Panginoon naman, Diyos naman siya. Nahihirapan din, nakatawang tao siya, nahihirapan siya, nasasaktan siya, pero in-endure niya lahat yon. Ikaw pa, nahihirapan ako, Pastor, eh, yung pamilya ko, yung lesson namin, yung aking pinagdadaan sa buhay. Masyado kasi nga na eh. OA ka naman minsan, kahit mga bata, hindi na ako magpo-post, nakikita na Pastor eh. Kahit pa, alam ko rin yan. O kung meron ka man dyan, na may mga time na pag sinabi faith in your minds na nangihina, ang Panginoon, dinaanan niya lahat yan. Yung sinasabi dito is, so again, example. So sa atin sa church, nagkakaroon tayo ng inspiration about isa, pero lalo ang Panginoon. At lagi niyong alalahanin, ako nung nag-umpisa tayo dito, iniisip ko talaga, meron ba talaga bang ibang paraan? Ba't kailangan church? Kailangan preach? Wala bang ibang paraan? Hindi alam, kausapin mo yung mga politiko na pilitin lahat ng Pilipino ba't di gawin ng Diyos yun? Eh, nakita ko, hindi, yun ang paraan niya talaga eh. Free will tayo, hindi natin pwedeng pilitin yung mga yan. At ako din mismo dito, ayokong pilitin yung mga mag-attend ng ayaw. So, yun ang paraan niya. So, sige, tinanggap ko lang. Sige po, kung ano mangyayari, di mangyayari. So, yun. So, napagtanto ko na lang din. Dito na tayo. Ganun talaga. Tuloy lang. Kung may hardship, tuloy lang. Amen? Ako lalo. Tapos, siyempre, lang namang kayo din, nakatingin din kayo sa akin. So, basta wala namang pagsubok eh. Hindi mas negative yun, di ba? So, kaya hayaan natin makita tayo na minsan nahihirapan din. Amen? Ang Panginoon lalo ay ganun din siya. Nahihirapan siya. Therefore, pwede tayong umasa na ito yung kalooban talaga ng Diyos. Kasi hindi pa yung sabihing relax-relax ang Diyos eh. Nahirapan tayo, hindi kalooban ng Diyos. Hindi, ang Panginoon nga nahirapan. Nakasundan niyo ba aking drip? So kung siya nga, hinayaan niya, mahirapan siya. Ngayon kung tayo ay may hirapan, hindi mo isipin na hindi kalooban ng Diyos dahil mahirap. Hindi. Kasi nga siya mismo ay nahirapan para sa atin. Sa kaligtasan and then even beyond that. Okay? So ano yung ating munang point? Ang sabi kasi doon, balikan natin ating text. Gamitin natin yung mismong mga salita dito. No? Exhorting one another. Yun, sabihin, binibuild up mo yung ibang tao dahil sa iyong attendance, sa iyong salita, sa iyong patotoo.
Hindi kaya kabaliktaran o nangiiwan. Okay, hindi tayo dapat ganun. So number one, tayo naging inspiration sa iba. Nakita natin example ni Moses, Gideon, Jonathan, David, and so on. Paul and Jesus. So kaya dapat mag-church tayo para tayo ay hindi katisuran, tayo ay inspiration. Pangalawang malaking point, doon tayo sa New Testament, may mga points tayo dito na actually, example pa rin ito eh, no? So, punta natin sa New Testament. Importante ba yung mag-church? Baka hindi naman. Nasa Bible ba yan? Parang kausap namin kahapon eh. Oh, may mga ganong weird na tanong eh. Sinagot mo lang ha. Hindi lang inahanap kong sagot eh. Sabi, sino nagsulat niyan? Ikaw ba? Alam mo? So, syempre alam ko. Pastor ako eh. Yung tao nga. Hindi, tao lang ba? Ang daming ano eh. Ganun din, importante mo, pilosopo ba? Alam niyo yung pilosopo? Yung kahit anong sabihin mo, ang sagutin mo, nakahanda na yung sagot nila sa'yo. Parang, kasi ayaw maniwala. Then yun. So itong mga points natin dito, mga verses natin dito, makikita natin, importante ang church. Sabi dito, sino to? Si Jesus to. And when he was departed thence, he went into their synagogue. Nung unang panahon po, nung unang yung mga Hudyo, ang place of worship nila ay sinagog ang tawag dyan. Hindi ko sinabi mag-sinagog tayo ngayon, ha? Kasi matagal lang pinalitan yan. Yung mga Hudyo kasi, yung iba naman sa kanila, talagang anak din naman ng Diyos, nananampalataya sa Diyos. Okay? So obviously ngayon, ibang-iba na. Pero kung kay Jesus mismo, importante yung church, sa atin kaya dapat importante yon. Amen. Siyempre. Ganun din sa Mark. Consistent to eh. Sa Mark naman, hop, nauna ako. Kayo naman, ready, 21. Ready, go. And they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day, he entered into the synagogue and taught. So alam nilang, Sabbath day, ng panahon nila, Sabado yan, yun ang day of worship ng mga Hudyo, okay? So sa atin, first day of the week, Sunday, mga Kristiyano, so lilibang ka ba sila? Hindi sila lumiban. Sila ay umatin. Sa Luke 14, ganun din yan. Luke 4, 16, mga disipulo dyan, even si Jesus. Okay? Sabi dyan, he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, makita nyo yun? Kasi sinabing custom, customary, ibig sabihin, talagang ginagawa nyo na yun. So, dapat ganun din tayo. Ano yung customary ni Jesus? He went into the synagogue on the Sabbath day. So, ano na yun? Normal na sa kanila yon. So, mga Kristiyano, dapat hindi na yung tinatanong. Mag-church ba tayo ngayon? Hindi. Automatic yun. May bisita ako. Mayroon akong ganyan. May trabaho. Ano gagawin? Planuhin mo kasi. Huwag kang kukuha ng trabaho ng Linggo. Di ba? At kung talagang meron, yun nga, pwede mong pag-usapan yung iba. Pwede ba? Kayo muna. Amen? And then, yun na nga yung ating text. Hindi, sa Acts, tingnan natin. Ganun din. Eh, sa Book of Acts, ito medyo, di ba, hindi na sila mga Hudyo, mga Kristiyano na sila. Anong gagawin ng mga Kristiyano ng panahon na yun? Eh, of course, ito ay transitionary period, na tawag. Ibig sabihin, hindi pa ganun yung mga churches. Eh, mga Hudyo naman sila. Anong ginawa ni, sino to? Si Paul na naman. And, but when they departed from Perga, they came to Antioch and to Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. So sila mismo, apostol na sila eh. Pero umuupo sila dyan, kaya hindi masamang upo dyan. Eh, ako, marunong na ako. Upo na naman. May kinig na naman ako. Eh, si Paul nga, nakinig saan eh. Kasi may matututunan at may matututunan tayo. Amen? Amen. Kaya huwag tayong tamad-tamad unless of course wala ka namang tunan. Which bring us to the next point. Ano yung mga dahilan na malinaw sa Bible na dapat tayo mag-church? Okay? So number one, ano kaya yung pinaka? Yung basic, inutos ba ng Diyos yun? Na mag-church? Isa yung mga sabi, pag yung ayaw talaga, hindi naman kailangan yun eh. Wala kang alam na sinasabi ng salita ng Diyos. Saan ka matututo? Kaya ganyan ka eh. Diba? Pag mga tayo nakakausap na ganyan, kaya ganyan ka, hindi mo alam yung sinabi ng Diyos. Kaya ang dali yung magsabi, hindi na kailangan yan eh. Wala naman sa Bible yun. Wala. Ito, basahin natin isa-isa.
Number one, bakit tayo dapat sa church? Kasi inutos ng Diyos yun eh. Pakibasa, ready, go. But out of the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes, to put his name there, even unto his habitation shall he seek. Okay, so walang kwento dyan. Yung umalis sila sa Egypt, punta sila ng Promised Land. Obviously, wala pang place eh. Parang bitten ba eh. Hindi pa lang exactly. Hindi sinabi sa sa Egypt kung saan ay lalagay yung pangalan ng Panginoon doon. Obviously, talinaga po yan kasi sino nakabasa ng Ezekiel dito? Ano yung huling verse doon? Ano yung huling word doon? Alala ko lang. The Lord is there. Alam mo, yun. Yun, the Lord is there. May nakasulat daw doon. And the name of the city from that day shall be the Lord is there. So, nasa ng Diyos? Sa Ezekiel, meron daw parang pinangako sa kanilang city, napakalaki, napakalaking temple. The Lord is there. Nasa ba talaga yung Diyos? Lahat naman nasa lahat ng dako siya. Pero obviously, sa ibang place, mas lalo siya naikilala sa panahon natin sa church yun, di ba? Meron ba kayo ibang place na pinupunta, matututo kayo na solid doctrine? Wala naman iba, basta sa Facebook na kung daming siya sinungalingan dyan. Mga clips-clips lang, ano yun? So dito, solid dito. Kaya sabi dyan, pangako sa kanya, pag kayo nakalayan sa Egypt, di ba, punta kayo sa Promised Land, ako mismo mamimili kung saan ko ilalagay yung aking pangalan. Nakita sa Ezekiel, hindi yung basta particular na lugar lang. Kasi yung Diyos, sa kanya naman lahat. Kaya ang gusto kong point dito, itong Banaba, pinili ba ito ng Diyos? Nasa inyo na yan, obviously. Every anniversary, di ba? Testimony natin yan. So, una, hindi ko alam gagawin sa buhay ko, nakagliligod naman sa Diyos, pero kulang. So, dumating yung pagkakataon na binigyan tayo ng place, binigyan tayo ng katuwang, yan, si Brad. So, tayo ay nagsimula. So, sa palagay niya, pinili ba ng Diyos to? Okay, obviously. Hindi yung basta-basta na ano lang, bigay sa atin ng Diyos pinili. Ngayon, magpinili ito ng Diyos, anong gagawin nyo? Sabi dyan, shall ye seek? Dapat hahanapin mo yun. Ibig sabihin, ay, kailangan mag-church ngayon. And then, dun ka pupunta, dither thou shall come. So number one, inutos yan ng Diyos. Bakit ka dapat nandiyan? Inutos yan ng Diyos yan eh. So umpisa pala, sa panahon nila, wala pang particular. Pero dapat, pag pinalinaw niya sa'yo, oh, ito yung church mo dapat, ah, dyan ka na-save. Yung iba nga, hindi dito na-save. Pero, yan, maayos na church yan, sinabi sa'yo. Oh, anong gagawin mo? Pumunta ka dun. Men, ano pa? Number two, sub-point. Bakit tayo dapat mag-church? Well, una, inutos yan. Pangalawa, ano naisip nyo? Yung isang point dito, lagi ko binabanggit eh. May basa, ready, go. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Right? Nakita niyo yung still na naman, no? Be still, parang kanina. Sa church kasi minsan ganun, talaga andiyan ka lang, makikinig, mag-aaral. Saan daw tayo dapat? House of the Lord. Saan may house of the Lord? Diba temple yung aso? Wala na kang temple dun eh. Ang temple ang mga ligtas, mga Kristiyano, kayo yun, katawan nyo. Ngayon, pero sinasabi pa rin sa atin, in-instant tayo na mag-tayo, mag-tipon. O saan yun? Gusto yung designated place natin. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung kailangan maging technical dyan. So dito, provide sa atin ng Diyos ng ganitong place. Doon tayo dapat. At sabi dito, bakit ka doon pumunta doon? Kasi blessed are they that dwell in thy house. Pag andun ka sa gawain ng Panginoon, nasa bahay ka ng Panginoon, ano daw, pinagpala ka. Nakita niyo ba yun? O hindi. Ang sabi niya, blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Pag yung iba ay wala na sa palagay, nag-praise yung mga kung saan-saan, basta naglalaba ako dito, nag-praise the Lord ako dito. Nangaasal ka pa nun eh. Pwede mong gawin, pero ano, hindi maayos. Hindi ka nakafocus. Unlike pag nandito, gubisi ka ng maaga, naligo ka na, punta ka doon, para yun ang gawin mo, mag-aral, magpuri,
pagpapalain ka daw. Okay ba sa inyo yun? Amen. O hindi pa sapat yun? Isa yun sa mga gandang point dito. Bless ka, blessing pronounce upon. Diyan talaga pinopronounce at sinasabi, pinag-aaralan ang blessing ng Diyos. Ayaw ka ba doon? Asa yun na yan. Number one, inutos ng Diyos. Pangalawa, pagpapalain ka doon. Ano pa yung pasang pa yung tahanan ng Diyos? Mamaya na i-highlight kasi lahi natin narinig yun eh. Ano pa daw? Ganito yung pastor, may problema akong matindi. Papahinga muna ako sa bahay. Tama ba yun? Iniwanan ako ng sino. Bumagsak ako sa exam, hindi ka nag-aaral eh. Tapos nagpapahinga ka, wala ka sa church. Sabi dito, and it came to pass when King Hezekiah heard it. Ano yung heard it? Kung alam niyo yung kwento dyan, siya ay yung, alam niyo na, yung sinakirib to, alam ko eh. Ayun, lagi yan eh. Yun ang sisikat sa Hezekiah eh. So, nag-rebelde kasi siya. So, sasakupin siya. Sabi, makapatayin ko kayo lahat. Anong gagawin ng ari? Nag-ala hokhogan. Diba? They covered himself with sackcloth. And then, ano? And went into the house of the Lord. Ba't di nila sa bahay? Napansin niyo, madalas po dito. Sa Bible yung gano'n, pumupunta sila mismo doon. Pag may problema sila, yung mga Kristiyano, baliktad. Pag may problema, sa bahay lang. Anong gagawin mo dyan? So yung lalapitan mo dyan, ding-ding nyo, yung isami nyo. Diba kung mayroon kung, alam mo saan nanggagaling yung tulong, hindi kayo pastor ha, sa salita ng Diyos sa Diyos. Kaya ang linaw dito, pumunta siya sa house of the Lord. So anong pang ano natin? So point dito, a refuge in times of trouble. Ganyan yung problema ka, diyan, dyan ka lang. Di mo kailangan pansin, di mo nakapansin yung ikaw eh. Amen? Pag sinabi mo ngayon mong, di ba? Siyempre, kakamustahin ka. Pero sinabi mo, hindi, okay lang ako. Dito ka lang, makinig ka lang, umawit ka lang, basa ng Bible, makinig. At yung house of God, parang magiging house of refuge mo. Ibig sabihin, doon ka papagalingin, patuturuan, i-comfort. Amen? Darating sa'yo, pastor, ako, wala akong problema. Darating ka dyan. Kaya ngayon nga, maganda dito, nakikita mo yung kapatid, alam mo, may problema, sige lang. Ah, pag ako nagka-problema, hindi ako ganun. Inspiration na nga dapat sa iyo. Pag ako nagkaroon din ng problema, iniwanan ako, bumagsak ako kung saan man yan. Lalo ako dapat sa church. Okay? Lalo. Next, ano pa? Ito na yung pinaka eh. Hindi, una, ihuli ko na lang yan kasi lagi nabanggit yan eh. Bilisan ko na lang ito sa Luke. Sa Luke po, merong tinutukoy ditong babae, si Anna. Saan daw siya nakatira? Yung matanda na po ito, kasama niya si Simeon. Okay? Hindi kasamang kasama, basta na-meet siya ni ano doon, di ba? Joseph and Mary. Sabi niya, anyway, and there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity, and she was a widow for about 84 years. Tanda na siya, widow na siya. And he which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers. And meron tayong mga nakikita ng ganyan, di ba? Especially iba nakakawa kasi Catholic or something. Sayang naman. Pero kung ikaw, talagang ligtas ka na, anak ka ng Diyos, saan ka pupunta, saan ka maglalagi, saan ka tambay talaga, hindi tambay. Saka maglalagay. Kung ang last point natin na inuna ko, no? Yung ating house of God pwede maging comfort in an old age. Yan na yan kasi wala ka na ibang gagawin. Siguro sana ikaw ay meron ng pension. Naman yan. Wala ka na ibang pupuntahan eh, sa church na lang. Kasi doon magagamit ka pa, inspiration ka pa, mag-pray. Amen? Amen. Anyway, ito pinaka-importante bago tayo makalimutan. Last, bakit dapat tayo nasa church? Saan natin makikita kaya to? Marami yan sa Bible, pero dito tayo sa Micah. Kasi ang ganda na sinabi dito eh. So mayroon prophecy dito na isang araw daw, may mga tao din na gusto matuto. Okay, isa na ngayon yung mountain na yan, sa YouTube na yan. Hindi, yun lang.
Ito, may mga ano sa YouTube na matututo ka. Amen? Depende nga sa source. Anyway, ito na yung sabi. Ito yung prophecy sa last days po ito. Yan ha, malinaw dyan. The last days. So ano daw sabi? Kayo magbasa sa 2. Ready, go. And many nations shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord and to the house of God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Ayun, so natapos din tayo sa end times, sa Daniel, sa nabanggitin sa Job, sa Joel, sa Ezekiel, sa Isaiah, hindi ba tayo tapos doon? Pero nabanggit lagi yan, lalo sa Revelation, di ba? Ang sentro po ng worship na doon sa Jerusalem. Kasi sabi din dyan, ngayon pa sa meron ng internet eh. Oo nga. Pero, again, pansinin nyo, kung andito lang kayo, online lang kayo, nasa bahay lang kayo ngayon, pareho ba yung instruction doon na hindi nyo nakikita yung mata ko? Alam na nakatitig ako dyan. Nainig ka dyan, pami, ha? Hindi ko makita eh. Kaya nandito ka mismo. Amen? Amen. Eh sabi dyan, ang tema dito, may panahon daw na even mga nations pupunta pa dun sa lugar kung saan nandun ang Diyos at binibigay yung instruction. Sabi dyan, law, okay, paths, teach, word of the Lord. So bakit tayo dapat sa church? Kasi yun ang place of instruction. Instruction. Dito binibigay yung mga instruction na hindi binibigay kung saan-saan lang. Eh, ba't di na lang ibigay sa kung saan-saan lang? Eh, una, hindi rin papayag yung mga yan. Di ba? Ngayon, sa US ngayon, parang nire-revive naman. Yung sa public school, si Trump, ganyan ang ano eh. Palibasa yung mga supporter niya, mga evangelical. So, pero plastic din naman niya. But anyway, siguro maganda rin yun. Pero hindi pa rin eh. Imagine mo, pipilitin mo mga estudyante. Anong kinagkaiba natin sa mga pagano? Di ba? Parang Baptist Day. Di ba? Baptist Day. Dapat makilala nyo kami, ha? Kami Baptist. Sino ba na gano'n dyan? Si Abante pala. O di si Abante nakilala doon. So, sinasabi ko dito, saan binibigay yung instruction na nakukuha natin dito? Obvious na yun. Sa church lang. Hindi ako pwede pumunta sa school at bigay ko instruction sa kanila sa ibang bagay. Kaligtasan lang doon. Pwede, kung sakali. Again, napakahirap pa rin. Saan ibibigay yung instruction na kailangan natin bilang church? E di sa church. Gusto nyo, isa-isayin ko sa bahay nyo. Lunes, nasa inyo ako, bibigay yung instruction doon. Sa ano, ito naman. Mangit naman. Tsaka hindi maganda dapat nasama-sama na tayo. Nag-confirm na dapat yung dapat i-confirm. Hindi nyo ba yun? Eh, pag nasa bahay ako nila, naba, ito sabi ko kay na brother, ganyan, ha? Ganun ba? Sige. Tiwala ka na lang sa akin. Ganun? Naalala ko talaga yung scam na nabanggit ko sa inyo, di ba? Ang ginawa sa amin, nilagay kami sa isang GC. Ikaw, hindi ka pwede mag-chat doon, sila lang muna. Kasi hindi ka pa member, eh. So, nakikita mo, ay, yung galing talaga, salamat sa aming seldo. Ay, nag-invest na pala ako, bumalik na yung 10,000. Yung pala, binobola ka lang doon. Eh, pag nasa church ka, pwede ko bang bulahin kayo? Sinabi ko kay Vlad, ganyan. Uy, tingnan mo na agad. O, ganun ba talaga? Eh, nag-amen. O, yun na agad yun. Hindi mo magawa online yun. Nakuha nyo ba yun? Kaya po natin magsama-sama tayo. At yun talaga, ano, walang iba kahit po nung pandemic. Wala kang makita ang iba eh. Ayaw mag-preach sa cellphone lang, sa camera. Amen? Parang mukhang tanga. Kasi nga, hindi ka sumunod eh. Kailangan mag-gather. At sabi dito, talagang pupunta sila doon sa mountain of the Lord. At yan ang, doon tayo daw tuturuan. Eh, pasto, sa internet, hindi iba yung turo sa internet. Iba nga sa inyo, hindi makasunod. Hindi na yung makapagtanong. Libro, pasto, eh, lalo na. Magbabasa ba kayo ng ano, sakali. May mga kilala kong gano'n. Pero still, iba yung stance sa church. Dahil una, dating ko na lang, tapusin ko na dito, mamaya nga po niya iba. So bakit tayo dapat nasa church? Kasi inutos siya ng Diyos. Pangalawa, doon na binubuhos yung blessing. Spiritual. Ini-instant tayo, hindi lang sa maganda salita yan. May mga katotohanan na kamatutunan, yun ang blessing sa'yo.
Paano kung wala ka? Wala. And then, pwede maging refuge in time of trouble. Gago ko tapusin to, 5 minutes pa ako. Ganun din ako, experience mismo sa buhay ng Kristiyano, batang Kristiyano. May panahon na talagang nag-backslide din ako, na-miss ko yung church. Ang hirap bumalik, di ba, pag ganun. Okay, laban na eh, anong gagawin natin? So, doon na ako natuto, doon ako mismo, lahat ino-observe ko. Ino-observe ko si pastor, siyempre, pero ino-observe ko yung mga tao. And then, habang nag-aawitan, umiiyak na lang ako. Ang ganda kasi ng message. Are you washed in the blood? Yung kanta dun eh. Parang kinukonvict ka. Ligtas ka ba? Kung ligtas ka na, inugasan ka na. Anong ginagawa ko sa buhay mo? Nasaan ka? Parang ganun yung dating sa akin. Kanta pa lang yun ha. Oh. Hindi mo kong kuhay sa kung saan-saan. Kaya dapat nasa church ka. At pag ikaw naman, ang iina, tapos mayroong message dyan. Again, di minsan lahat laging, ano eh, yung ano yung kailangan minsan, hindi. Pero minsan, meron pa rin. Huwag na masyadong parang kainan yan eh. Ibang mga anak ko minsan, arte, di ba? Eh, ayoko ko nito eh. Okay, kasi yun yung pagkain natin ngayon, ano gagawin ko? Di ba? Ganun din sa church. Eh, gusto kong message ngayon, ganito eh, hindi ganyan eh. Ano ka? Ikaw lang ba tao dyan? So, tiyagaan lang. Amen. So, kunin mo kung ano yung makukuha mo sa church, sa message. At kaya pwedeng maging refuge yung church ngayon, kaya dapat andun ka. Anong wala ka? And then, comfort in old age, pero yung pinaka ano natin dito, doon ka matututo again. salamat yun. Lagi ko tinatanong sa Diyos yun, bakit di na lang sa school, ba't di na lang, di ba? Pilitin tayo, mga Pilipino, sa school, doon tayo mag-aaral. Ang daming gustong gumawa niyan. Nung na-realize ko, mali rin eh. Hindi ko pwedeng pilitin yung iba. Iba-iba doktrina kahit sa opisina. Ganyan lagi tayo. Ano, Bible study tayo. Parang sa una, okay yun. Pero mandang lang, may agenda na pala yung iba. Diba? Kung iba-iba turo nyo, paano kayo mag-aaral? So sa church, hindi ganun. No? So sa church, pumili ka, mag-pray ka muna. Sana ako mag-church, Lord. Okay, saan ba ako naligtas? Malamang doon ka sana. Diba? Doon ka naligtas eh. Sakaling hindi, sige, tanongin mo ang Panginoon. So malamang sa hindi, dadaling ka naman sa maayos na lugar, magtapat ka doon. Huwag mong i-forsake yun. Huwag mong baliwalain yung sinabi sa'yo ng instruction ng Diyos. At yun na, doon ka na matututo. Ang daming learning sa church kahit nakupo ka lang dyan. Dahil di naman lahat ng sinasabi ko nakukuha nyo. Pero iba, matinilate sa buhay nyo kahit bata ka pa. E, paano nga kung wala ka? Hindi ka pipilitin. Pero, talo ka. Amen? Amen. Kaya basahin natin ulit. Pinaka-verse natin na malinaw dyan. Not forsaking. By the way, hindi ko nabigay kanina. No? Pero binasa naman natin, ano yung pinaka-tema dito? Doktrinang malupit to eh. Kinukumpara si Jesus, anong ginawa ni Jesus. Tayo nilinis niya na. A new and living way. Siya yung high priest. Lumapit tayo sa kanya na may totoong puso at nananampalataya, walang evil conscience. Ibig sabihin, puro tsaka hindi mapagkunwari. And then let us hold fast the profession of faith. Sinabi mo, ligtas ka. Sabi mo, gusto maging mabuting anak ng Diyos. Paano mo mapakita yun? Kaya sinabi dyan, let us consider one another to provoke. Alam niyo yung provoke? Kala yung provoke. Depende kung anong gusto mong gawin. Kunwari, gusto ko lang awayin si... Kunwari lang, gusto ko siya. Kunwari lang, ha? Kunwari, asal ako sa mukha niya. Di ba ginagawa ng mga loko-loko dyan? Asal yun. Ay, ganun din. Pag naasal ka sa akin, o sige, sundo ka tayo. Pero yun ang una kong gusto, pinovoke ko siya na mag-away kami. Yun ang negative, ha? Pero pwede mong gawin yun sa positive way. Ano yung ipoprovoke mo naman sa positive? Kunwari, si Ezzy ulit. Gusto ko mapabuti si Ezzy. Yung matalino siya, diba? Yung maka-Diyos, gagawin ko naman, mamaya na yung games, mga ganun ba? Mas maganda dito nag-aaral tayo, mamaya pwede naman yan, pero maganda. Ang ganda yung suot na ganito, hindi yung katulad ng ganun. So, pinoprovoke ko siya, tinuturoan ko in the same time, pero hindi lang basta turo eh. Misa pinoprovoke ko, inaasa ko na, long hair siya, no? Alam niyo yung ginagawa rin dito, diba?
Aasarin ko yan para makita niya na hindi pa maganda sa lalaki kahit sa babae. O, mukhang kalawang na yung ano mo, ha? Napubo ka ngayon, ha? Either tanggapin mo yon or baguhin mo yon. Kasi mukha pala akong kalawang, eh. Gusto mo yung kalawang. Kung naggagastos ka pa, tapos pag kumukupas pa yun, papangit ng papangit, ano? Panibago yun, gastos na naman. Hindi lang bagay sa'yo. Sino mo nagsabi ka lang bagay sa'yo? Diba? So, napubo ngayon siya na gawin yung magandang gawain. Amen? And to love and to good works. Kaya hindi, ano sa atin, ganyan tayo, no? Minsan nag-aasa tayo minsan. Amen? Hindi lagi. Isa yon sa mga paraan. Kasi pinoprovoke mo yung isang tao na gumawa ng tama. Kaya napunta ngayon doon sa verse natin. Hindi magagawa yung magmahal, manampalataya, wala ka sa church. Really? Hindi magagawa yung mga, either mga karnal yung mga nagsasabi yung talagang walang alam or talagang umiiwas lang or whatever. Ang laki ng basically hindi mo magagawa yung mga kaya nagsasabi, di ba, pag nagsasabi tayo ligtas ka na, sabihin ko na sa inyo, no, encourage yun sa church kasi saan mo ipapractice yung mga sa Bible? Ayun, magbaba yun, no? Binigyan natin ng Bible, paano mo ipapractice yan? Sige nga, basta basahin ko na lang po. May minimum agad yung gusto ng mga tao, karamihan, eh. I-provoke natin sila, gusto mo church, nasan sunoy ka namin, ganun. Mag-decide na siya, bahala na siya doon. Pero at least ikaw, nagawa mo na yung party mo. Naligtas na siya. And then ngayon, magandang next dyan, mas-save din yung ibang mahal sa buhay. And then siya naman, lumago. Nakuha niyo yun? So, yeah, so mamayang hapon, maraming pa po tayong points actually. Sabihin ko na lang, advance. Again, yung mga example pa ng Jesus, ng apostles, and then yung kalooban ng Diyos, ano yung pakinabang natin sa salita ng Diyos, saka sa church, ano pa yun, and then yung exhortation, doon pa lang tayo sa yan, oh, not forsaking, eh, exhorting, medyo na ano natin, may exhortation, ano yung mga example niyan, and then end times. Yan. Kasi yung end times kasi, doon ka rin talaga ma-provoke ka rin na gumawa. Kasi alam mo, malapit na yung dumating ang Panginoon. Anong gagawin mo pag malapit na exam? Salamat naman. Pero lalo ito pong dati, ang exam natin sa Panginoon to, eh. Dating ang Panginoon, niligtas ka niya. Pinangako niya, may rewards. Kasi ikaw, okay na to. Okay lang ako dito. Ano yun? Kaya mamaya ang hapon yan. Amen? And then, ayun yan, yung end times, mag-uusapan natin yung the day approaching. Sana, dito ulit kayo mamayang hapon, amen? Karamihan naman sa inyo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na very basic truth among Christians, Panginoon, mag-church. But again, as you showed us, Panginoon, walang pilitan dito. And therefore, kung paano kayong ma-encourage, mag-church, yun ay ang paraan lang sa katotohanan niyo. So ngayon, naaral namin ang detail, ang dahilan, mga examples, Panginoon, positive and negative. So I pray na mag-provoke kami to good works. Isa yan, mag-church, mag-encourage sa bawat isa, mga examples sa bawat isa. From that time, kami po'y naligtas hanggang kami po'y kunin nyo. Dahil, of course, yun ay talagang natural sa akin ng buhay. Wala rin naman maiisip, Panginoon, dahil itong instruction nyo, dapat kami lagi sa church. Therefore, wala kang maiisip na mas maganda pa dito at kung ano man yung malagayan sa buhay, Panginoon. Yung iba na medyo talipang kamay dahil kami po'y sumusunod lang sa aming authority sa bahay, Panginoon. At least, tuntunan din namin itong bagay na to. Garala namin, tiwala sa inyo. Planuhin namin ang buhay namin, ang mga young people, Panginoon, na sila ay dumating yung panahon na sila na po magde-decide sa kanilang buhay, fully, Panginoon, at talagang wala nang masabing magulang na nag-restrict. Nawa ay piliin nila yung sinabi nyo mismo at tinuturo nyo at magandang decision sa buhay, Panginoon, na not forsaking, Panginoon. Pagplanuhan namin yan, kung paano namin sasagawa yan. Of course, di kami mag di na papasokin yung ibang schedule, Panginoon, magko-conflict, Panginoon, sa appointment namin sa inyo, Panginoon. Sunday, even yung iba talaga pag gusto lumago, even Thursdays, Panginoon, Bible study.
soul winning Panginoon. So, ilang po Lord, again, kayo po maging sparse sa bawat isa. Nakita na yung inspiration dito, examples, tutuwa niyo bawat isa. Ilang po Lord, at alala natin po aming activity mamaya. At Lola Leticia, Panginoon, ang aming pagkain din, Panginoon, pagkasalusaluhan, kayo magbasbas. Maraming salamat po dito, Lord, sa so, mag-provide may kalakasan ng bawat isa. Ilang po Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.